Sa edad na 52 anyos, tila huli na raw ang lahat upang umibig si Marciana del Mundo. Pero sa di naasahan, bigla palang darating ang isang lalaki sa kanyang buhay. Nakausap namin si Mariel, bunsong anak ng ginang. Gayunman, hinining nitong itago ang mukha sa kamera. Ayon kay Mariel, nagsimula raw ang bagong pag-ibig ng kanyang nanay na magpa-renovate sila ng bahay. Si Simeon, ito na po pala yung mga tiles. Kung kulang pa ho, papadagdag na lang ho kami. Sa tingin ko, okay na to. Ang karpinterong si Simeon Amoranto, nooy, 34 na taong gulang pa lamang. Simeon, magmerienda ka muna. Nagabala ka pa. Nagustuhan niya yung paggagawa ko ng bahay. Sa puntong iyon, nagsimula na nga raw ang espesyal na pagtitinginan ng dalawa. Hindi kami nagtakang magkakaroon sila ng ganong relasyon. 18 taon ang agwat ng edad ni Marciana kay Simeon. Bukod dito, balo at may mga anak pa si Marciana. Sa kabila nito, nakaramdam raw ng totoong pag-ibig si Simeon. Mabait lang po yun. Kamalambing lang po. Kaya nahulog yung loob ko sa kanya. Masakal. Sa paglalim pa ng kanilang relasyon, nagdesisyon si Simeon na ibahay na si Marciana. Magsama na kami, kumuha na kami ng pa. Mahal, thank you ha. Nung tila napakatibay raw ng kanilang relasyon. Pinaninindigan mo ako. Ano ka ba naman? Siyempre mahal kita. Bakit naman hindi? Ako nga kahit na mahirap pinagkatiwalaan. Isang importante, mamahalan tayo. Pero maraming hadlang sa kanilang relasyon, partikular ang mga anak ni Marciana. Tungkol po ang mga anak mo sa akin. Kalpintero lang po ako eh. Nay! Pamahalak, anong ginagawa niyo dito? Ano ba ito, Nay? Siyempre hindi naman agad matatanggapin. Galit kami lahat. Si inay, kinausap naman namin na ganun, na umuwi na lang dito, bit nga ganun. Sa kabila raw ng pakiusap ng mga anak, hindi raw mali sa poder ni Simeon si Marciana. Sarili mo si Dalaya. Mamasyal din ako doon. Pupunta din ako doon. Pero makalipas ang 3 taon, ang mainit na pag-iibigan, unti-unti raw lumabnaw. Lumabas na raw kasi ang mga ugaling ayaw nila sa isa't isa. Nagugutom pa naman ako. Eh di bumuli ka na luto sa labas. Nakikita mo naglalaba ako eh. Mabuti ka nga eh. Uwi ka lang para kumain. Iba na rin po ang niya. Yung direction niya. Iba na. Pakikitungo niya sa akin. Isa pa sa umano'y ikinaiinis niya ay ang pagiging selosa ni Marciana. Pag siya nag-miss call, hindi ko kagad nasagot. Ang isip ko nun, may babae ako, nasa babae ako. Nasisira po ang loob ko. Parang walang tiwala po. Trabaho lang naman po ako. Parain ba? Meron pa ba dyan? Ha? Si Simeon, aminadong may bisyo siya sa pag-iing na kanya. Ito naman raw ang ipinagtutok ng butsi ni Marciana. Kahit 10 pa yan. Sa trabaho ko na. Nako, Simeon! Tama na eh, 1 bote. Halos araw-araw na lang inuman kayo ah. Eh siyempre po ay nagkakagawaan po kami nagiinuman. Maging ang pag-inom niya sa labas ng bahay, ikinagagalit rin daw ni Marciana. Nako, sinasabi ko na naman, umiinom ka na naman dito, damuho ka. Eh putak ng putak. Eh pagabi na po. Eh, sabi ko mamaya matuposin natin 1 bote. Hindi ko ano nang sinabi. Uubusin mo lang ang pera mo dito sa kakalaklak ng alak. Kapirasong pera mo, kita mo, dito lang napupunta. Magulo na po kami, ngayon ako lang. Noon nga, padalas ng padalas ang pag-aaway ng dalawa. Naging saksi pa nga dito ang kanilang kapitbahay na nagpatago sa pangalang Joy. Meron na masumpong na moody na sila, ayun na naman yung away na naman nila. Kasi misat na ano rin si Casimino, parang tinutuyo. Yan, diyan ka magaling! Pag nasusukun ka, sasabayan mo ako ng layas! Oo! Palibasa ang totoo at sinasabi ko! Tingnan din ako sa bunganga mo! Ang sakit sa tinga ng bunganga mo! Ang magulong relasyon ng dalawa, paglaon ay nakarating na rin sa kaalaman ng mga kaanak ni Marciana.
Dito na nila natuklasan ang di umano'y pananakit ni Simeon sa kanilang ina. Nay! Sa'yo! Kaya ka magaling sa pagtungga ng alak! Yan, bunganga mo na yan! Nakakalindi! Ha? Tumigil, ha? Ilang taon na nakakaraan, ilang beses nang ganun. Sabi namin, umuwi na kayo, ina. Yan ang papatay sa inyo. Sa loob ng 6 na taon, talaga namang naging mabigat ang sitwasyon sa pagitan ng dalawa. Nito lamang at 31 ng Marso 2018, bigla na lamang raw hindi nagpakita si Ginang Marciana sa kanyang mga anak. Lumipas pa ang 2 araw. Noon ay nag-usisan na raw sila Mariel sa kinakasama ng kanyang ina. Ah, hello? Nandiyan pa ba si inay? Wala eh. Nag-swimming. Asa Bicol. Dahil dito, bahagya raw na ibsan ang pag-aalala ng pamilya ni Marciana. Gayunman. Nakampante kami na baka nga nasa swimming. Ang pinagtataka lang namin, hindi nagte-text. Samantala, pasado 9:00 ng umaga nito lamang at 3 ng Abril 2018, isang residente ng Barangay Halang, Calamba, Laguna ang nakasagap ng napakasangsang na amoy. Sa punto yun, agad na raw inireport sa mga otoridad ang kanyang natuklasan. Noon rumisponde ang Calamba City Police kasama ang Region 4 PNP Crime Laboratory. Sa puntong yun, sinimulan ang pag-ukay sa naturang lugar. Ilang saglit lamang. Meron ang patay dito. Meron nga. Nakabalot pa po siya ng kumot. Makikita mo talaga na ang mga tao talaga nagtakipa ng dahil sa amoy. Matapos yun, agad raw nag-iproseso ng Calamba SOCO ang crime scene. Ayon sa mga otoridad, babae ang natagpuang naaagnas na bangkay. Hinihinala nilang mahigit 2 araw nang nakalibing doon ang biktima. Dahil sa kalagayan ng natagpuang bangkay, nuwi naging mahirap para sa Calamba Police na matukoy ang katauhan nito. Pero nagkataon na nuwi nasa lugar ang pamilya del Mundo. Agad kasi silang nagtungo doon nang marinig ang balita. Sa puntong iyon, ang pagtataka nila sa mistulang pagkawala ni Marciana, nabigyan na ng kasagutan. Sa kriming ito, isang tao lamang ang nuuwi kanilang pinaghihinalaan. At iyon ay si Simeon Amoranto, ang kinakasama ni Marciana. Ang hinanang ito, nasuportahan naman sa investigasyon ng Calamba Police. Ilang testigo ang kanilang nakausap at isa na rito si Joy. Ayon sa kanya, Biyernes ng gabi, March 27, 2018, pauwi na raw siya noon nang makita niya ang mag-living partner na sina Simeon at Marciana. Saktong pauwi ko noon, nakita ko na lang si Ate Marciana, kaladkad-kaladkad ni Simeon ang walang malay. Ano siya, wak sa kamay na parang ano, para lang siyang manginihilang ano, manihikang ganun. Talagang ano na, siya lupay-pay na si Ate Marcia. Takot na takot rin noon si Joy sa nakita. Natakot ako. Ang tagal ko pang tumayo sa pintuan namin kasi nga umakyat ako agad kasi sinarado niya yung pinto. Pagkasarado niya, pinatay niya yung ilaw. Buhay, kasi umiiyak pa siya eh. Umiyak siya noon, parang nahimasmasan siya. Sabi niya, dalhin mo ko sa doktor. Doktor, sabi niya, ako na yung cellphone ko. Yun, yung naririnig ko na sa loob na ng bahay nila. Matapos yun, mas makapanindig balahibo pa raw ang mga sumunod niyang narinig. Tapos, pagka ano, parang may malakas na ano, huwag ko anong nangyari doon. Tapos, gumano siya, wala na, hindi na namin siya narinigan. Wala na siyang response. Tapos nung kinabukasan, nahanap namin siya, hindi namin siya makita nga. Dahil sa testimonyang ito, si Mang Simeon na nga ang naging pangunahing suspek sa pagkamatay ni Aling Marciana. So, buddy, pinatawag po siya sa barangay. Then, tinanong po kung nasaan si ang biktima. So, ayaw pa po niyang aminin nung una. Pero nung nakita na po, na nalaman po na nakita yung bangkay na yung sa pinag-anuhan po niya, pinagbaunan po, umamin na po siya din. Dinala na po siya dito ng barangay sa ating himpilan.
Sa impilan ng Calamba City Police na nga namin, nakausap si Simeon. Sa harap ng aming kamera, ikinuwento niya sa amin ang naganap na krimen. At ayon kay Simeon, nang gabi bago maganap ang krimen, muli raw siya ipinahiya ni Marciana sa harap ng ibang tao. Galing po ako dun sa laba. Pinuntahan po ako dun. Pwede, ikaw may babae ka talaga, nanmana. Pwede, umuwi po ako sa bahay. Nagbububo nga. Ay, nakakahiya mong araw-araw naman po eh. Dumaan lang ako sa lamay! Nakita mo naman, di ba? Anong sarabay-tabay mo dun? Ha? Siguro may babae ka talaga dun? Makita ko lang yun. Pwede, labas uli ako. Pinagtanong uli ako dun sa labas. Maka mo! Bakit hindi ka mapirmi sa bahay? Sabihin mo sa akin kung may babae ka para hindi ako nagkakagalito. Sa tindirang noon ng kanilang naging konfrontasyon, bigla na lamang raw nagdilim ang paningin ni Simeon. Talagang ayaw mong... Nakatampot po ako ng suporto. Kapalo ko po sa ulo. Nuuy, naimasmasa na raw siya. Binawit ko po siya sa bahay, sa loob ng bahay. Ilang saglit ay, nagising na raw si Marciana. Nuuy, nagkaroon pa raw sila ng pagkakataon na mag-usap. Siya? Bakit ginawa mo ito sa akin? Nasobrang ako, puno na ako sabi ko. Puno na ako eh. Umaabusa ka na eh. Nag-iisip na nga po ako kung dadali ko sa hospital. Ay, sa mga kukuha sabi ko ng motor, gabi na. Pinunasan ko po siya. Maya-maya po, 30 minutes po. Gumanan po siya, hindi na po siya gumagalang. Dahil dito, nataranta raw siya at naisipang itago ang krimen. Binalot ko po siya sa komo. Takot na rin po ako. Binawat ko na po sa dyan po sa may crib. May hukay po doon. Kapapo lang po. Doon ko lang po siya nilagay. Pa kay Simeon. Natatakot ako. Gusto kong sa polis na buka sa SOCO. Ano lang po ako? Nag-aantay na lang ako may pupunta. Sa SOCO po talaga. Ang pamilya del Mundo, matindi ang galit kay Simeon. Napakasakit yun sa amin nga. Kasi nga, sana kung pinupo niya, pinatay niya, iniwanan na lang niya doon. Ginawa niya, inilibing niya pa. Talagang balak niyang itago. Gusto niya pang mamuhay ng inosente siya. Ang tagal rin naman nilang nagsama. Formal na ang sinampahan ng kasong murder si Simeon Amoranto. Labis-labis naman ang pagsisisi ni Simeon sa kasalanang nagawa. Ako talaga po nakakapagsisisi po kung bakit ako padalos-dalos. Nabigla po talaga. Dati nakakaiwas po ako. Kahit pa paano nung una po, minalaw po siya. Pero nung nagtagal po, nawala na po. Kapatawaran at pangunawa ang kanyang hilinga sa mga naulila ni Marciana. Eh, siyempre, masama pa ang loob sa akin. Hindi ko pwede magsalita po sa kanila. Ang hiling ko lang po sa kanila talaga. Patawarin nila ako kung bakit po nagawa sa nanay nila. Pero para sa mga kapamilya ni Marciana, walang kapatawaran ang krimeng ginawa ni Simeon. Hustisya ang nais nilang makamit. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.